Ang trabahong propulsyon sa lagusan ay para gumawa ng mga lagusan at mga poste na kinakailangan para sa konstruksyon ng lagusan. Ipapakilala rito ang mga puntong pag-iingatan sa pagtatrabaho sa loob ng tunnel at iba pa. Kapag narinig ninyo ang tunnel, ano ang inyong naiisip? Malawakang ginagamit ang tunnel para sa tren, kalsada, daluyan ng tubig, at iba pang pasilidad ng infrastruktura at iba-iba rin ang laki nito. Sa paggawa ng tunnel, may iba't ibang paraan tulad ng paggawa ng tunnel sa bundok, paggamit ng shield at iba pa. Itinatayo ang vertical shaft bilang pangugnay sa pundasyon ng tunnel na binubuo at bahaging lupa sa itaas. Pagkatapos ng konstruksyon, ginagamit ito sa iba't ibang layunin tulad ng basement, tower ng bentilasyon at iba pa. Nagkakaroon ng alikabok sa iba't ibang kalagayan tulad ng trabaho ng pagbabarena ng masa ng bato o kongkreto gamit ang drill sa loob ng shaft pagkatapos ng pagpapasabog at iba pa. Bilang hakbang laban sa alikabok, nagpapahangin gamit ang dust collector at iba pa para maiwasan ang pag-iiba ng patutunguhan, ang pag-spray ng tubig at paglimita ng bilis ng takbo ng mga sasakyan ay pinapatupad. Dapat na gumamit ng dust mask kapag nagtatrabaho sa kapaligirang maalikabok. Sa partikular, ito ay ginagamit para sa mga trabahong paghuhukay sa ilalim ng lupa tulad ng paghuhukay gamit ang kuryente, mga trabaho at lugar kung saan isinasagawa ang pagkakarga at pagdiskarga, at mga trabahong nage-spray ng kongkreto. Sa lugar ng konstruksyon ng lagusan, ang pag-iingat ay kinakailangan dahil sa kakulangan ng oxygen at pagkakalikha ng nakakalasong gas. Walang kulay at walang amoy ang oxygen, carbon monoxide at carbon dioxide. Maaaring mangyari ang pangalawang pinsala kung magtungo upang iligtas ang kasamahan ng walang aparatong pamprotekta. At ayon sa konsentrasyon, may panganib na sumabog ang madaling magliyab na gas. Sa loob ng shaft, isinasagawa ang bentilasyon sa pamamagitan ng pagpapasingaw ng polluted na hangin tulad ng nakakapinsalang gas at iba pa at pagpapapasok ng preskong hangin. Ayon sa kalagayan, gagamit ng air respirator. Ang aerial respiration device ay isang kagamitang pamproteksyon sa respiratorio na nagkokompress ng hangin sa kapaligiran at inilalagay ito sa air tank. Alamin natin kung paano gamitin ang aerial respiration device sa panahon ng paglisan o pagligtas. Kapag gumagamit ng mga hinahawakang vibration na kagamitan, ang mga pangkaligtasang hakbang para sa pag-alog at ingay ay kinakailangan. Ang mga trabahong gumagamit ng vibration na kagamitan ay kasama ang pagiling ng bato o kongkreto o paghuhukay sa lupa ng mano-mano gamit ang vibration na kagamitan. Ang mga oras ng trabaho gamit ang isang vibration na kagamitan ay sa pangkalahatan ay 2 oras sa isang araw. Kapag gagawa ng trabahong may vibration at ingay, siguraduhin magsuot ng naaangkop na aparatong pamprotekta. Para mabawasan ang panganib ng pagkakalantad ng ingay, gumamit ng soundproof na kagamitan tulad ng mga ear muff at earplug. Gumamit ng mga anti-vibration guantes para maiwasan ang panganib ng pagkakalantad sa vibration. Ang mga ear muff at guantes ay nasisira, kaya kailangang regular na mapalitan. Tinatawag na tunnel phase ang pinakadulo ng paghuhukay sa konstruksyon ng tunnel at iba pa. Sa tunnel phase ng konstruksyon ng tunnel sa bundok, nakalantad ang lupa at may panganib ng pagbagsak ng batong tinatawag na spalling at iba pa. Kumilos ka agad para ilisan sa lagusan patungo sa muka kung may panganib ng pagkakapinsala ng mga nahuhulog na bato. Ang mga trabahador sa lagusan patungo sa mukha ay gumagamit ng pamproteksyong cap, pamproteksyong kagamitan, pamprotektang ng likod at iba pa,
pangkaligtasang sapatos o bota at ang pamproteksyon sa respiratorio na kagamitan gamit ang electric fan kung kinakailangan. Trabaho sa kalaliman ng bundok, ilalim ng dagat at sa saradong lugar na malalim sa lupa, sa kalunsuran, ang trabaho sa loob ng tunnel. Dahil dito, malayo ang lugar na makapaglilikasan at mula sa loob ng shaft hanggang sa labasan para sa pagtakas. At napakahalaga ng pagsaalang-alang sa kaligtasan dahil matatagalan ang operasyon ng paglitas kapag nagkaroon ng aksidente o sakuna. Mahalagang alamin ang paraan ng paglisan, ang mga lugar na paglilisanan, paggamit ng mga kagamitan sa paglisan, at mga paraan ng pagpuksa ng sunog sa paghahanda sa paghulog ng bato, baha, pagsabog ng gas at sunog.